This is me, Len Dragon, ang babaeng dragon na di bumubuga ng apoy. And dahil sasagutin natin ang katanungan or ang comment ng ating kapatid na si GMTV Pangarap. Ayan, isubscribe niyo siya. Ating mabait na kaibigan dahil nagwo-workout na yan para sa kanyang WH. Ayan, malapit na siyang graduate ng 1K banana. So, ang sabi niya kasi is turuan daw siya or paano daw humanap ng bago if tawag dito na broken-hearted ka or nasaktan ka ng iyong ex. So, unang-una, ayan, syempre, diba sabi ko nga dun sa una kong ginawang video, if you are ready to find someone new na papalit dun sa pwesto ng ex mo, ayan, especially kung nasaktan ka niya talaga ng todo-todo, ayan, and syempre, ang aking unang maia-advise sa'yo is kung kaya mong makapag-makeover, ayan, hindi ba syempre, pagandahin mo, pagwapuhin mo, or ayusin mo mabuti ang iyong sarili. Like, alibawa, kung dati hindi ka masyado nag-aayos, di ba? Ngayon, mas mag-ayos ka, ayan, magpagupit ka, magpa-rebond ka, kung gusto mo, magpa-ulay ka ng buhok. Basta yung to improve yourself, kumbaga, to make the best version of yourself, di ba? Kung iniwan ka niya noon, hayaan mo maglaway siya ngayon, di ba? So, yon, that is one thing. Ayan, and kung halimbawa, syempre, you will learn from your mistake na dahil syempre, halimbawa, iniwan ka niya dahil sa ganung bagay, kumbaga, huwag mo na yung gawin. Kumbaga, halimbawa, kung dati seloso ka, syempre, sa magiging bagong karelasyon or magiging bagong someone new mo, huwag ka na maging seloso. Huwag ka naman maging seloso. Alam ko, isa yan sa katangian kapag sobrang mahal mo yung tao. Pero, siguro mas maging maluwag ka. Try to be much more understanding and yung kumbaga, syempre, ipaprioritize mo na yung feelings niya than yourself. Ayan. And syempre, communicate with each other. Ayan. Hanapin nyo kung ano yung mga gusto or ayaw ng bawat isa, di ba? And then, try to work out on it. Ayan. Syempre, sabi nga, lahat ng bagay ay nadadaan sa mabuting usapan or maayos na pag-uusap. So, maging open communication lang kayo. Always talk heart to heart. Ayan. Sa mga bagay na makakatulong para mas mapalago yung inyong binubuong bagong relasyon. Ayan. And syempre, always be make God as the center of your relationship or ng inyong bubuing relasyon. Ayan. Dahil sabi nga, si God ang source ng love and happiness and peace ng bawat isa at joy. So, diba, kapag ka nasa center nyo si God, di syempre magiging effective ang inyong relationship. Ayan. So, yan pa lang po muna ang mga sum of the advice na pwede kong maibigay sa inyo if you want to ipatuturoan ko kayo na strategy kung paano makahanap ng bago or to find someone new na makakapagpasaya sa inyo at sa inyong puso. Ayan. And malay nyo, di ba? Siya na yung makasama nyo talaga totally sa panghabang buhay. Ayan, so don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Megan Len Dragon, a babaeng dragon na di bumubugan apoy. Saying, I love you all from the bottom of my heart and my balbalunan. God bless us all. Mwah, mwah. Chup, chup. Bye-bye.